Humingi ng tulong ang isang animal welfare group para iligtas ang higit 30 aso na nasa dog pound ng Muntinlupa. Kung hindi kasi sila maaampun, posibleng isa ilalim sa euthanasia or mercy killing ang mga aso. Umaksyon si Greg Gregorio. Viral ang Facebook post na ito ng non-profit organization na Portion Project. Nakasaad dito na 35 aso sa Muntinlupa Animal Pound o MAP ang nakatakdang isailalim sa euthanasia o papatayin kung walang mag-a-adopt. One of the people who actually fosters one of our rescues right now went to the pound the other day. So they got 2 dogs already. That's when they asked for help from us. Kinumpirma ng MAP na nagsasagawa sila ng mercy killing sa mga aso. Pinapayagan ito sa ilalim ng Philippine Animal Welfare Act, pero wala raw nakaplanong ganito ngayong buwan habang naghihintay sila ng mag-aampon sa mga aso. Euthanasia is allowed kasi nga po we do not have enough funds to sustain or to do no kill. Dahil if we sustain all the dogs na hindi nakiklaim, in which very low percentage lang ang nakiklaim sa amin, kawawa din yung mga dogs. Sabi ni Muntinlupa City Veterinarian Dr. Pamela Hernandez, malaking pondo ang kailangan para sa disinfectants sa mga kulungan ng mga hayop, pati bakuna, gamot at mga pagkain. Kaya naniningil sila ng 500 peso adoption fee. Bukod pa yan sa mga penalty na nasasaad sa batas kung ang mismong may-ari ang kukuha sa kanilang aso. Pero isa pang pinuna ng Portion Project, ang hindi pagpayag ng MAP na manggaling sa ibang lugar ang mga mag-aampon sa mga aso. Some of the dogs at the pound were surrendered by dog owners from Muntinlupa. So bakit residents lang din yung mag-a-adopt? To check kung talagang inaalagaan po ba, because there are this, hindi ko nila lahat, pero there are this animal welfare groups na nagpapanggap lang na sasabihin they care for the animals, pero they are not even legit, they are not registered. Dagdag pa ng MAP, may ilang asong hindi naaampon ang sinasanay na maging canine unit ng LGU at meron ding katulad ni Coco na sinasanay para maging therapy dog. It has been proven by studies na this really helps people heal. Muling magpupulong ang MAP at ang Portion Project para talakayin ang mangyayari sa mga aso. Umaaksyon, Greg Gregorio, News 5.